galingan sa pagitan ng dalawang magkapatid na si Kim at si Cindy. Eh kung bakit naman kasi ibig lang itong magkapatid dalawa sa isang lalaki pa? Ang dami-daming lalaki sa mundo. Eh ganun talaga. Ganyan talaga pag tumitibok ang puso. Minsan hindi mo na alam kung ano nangyayari. Kaya away ng away. At ito pa, mas excited ang mangyayari dahil mas titindi yung away nilang dalawa dahil nagpropose na nga itong si Ron kay Kim. Kaya selos na selos itong si Cindy. Well, hanggang saan kaya dadalhin si Cindy ng kanyang selos kina Kim at Ron? Yan ho ang mapapanood natin ngayong hapon na ito. Exciting to. Ay, ikaw ba? May hindi ka mong mag-selos. Oo. Dati selos ka ng selos. Pero hindi ko pinapahalan. Cindy? Umiiyak ka? Tumayo ka na. Pabayaan mo ako. Wala ka ba doon kanina? Ikakasal na ako. Oo. Narinig ko. Kaya huwag mo na ipagduldulan sa mukha ko. Katulad ng dati. Nakuha mo na naman ang gusto mo. Anong pinagsasabi mo? Nagmula na mga bata tayo. Lagi na lang ikaw ang bida. Lagi na lang ako nakabuntot sa'yo. Lagi na lang akong anino mo. Pati ang pagmamahaliin na yan, itay, lahat minuhos nang sa'yo. Hanggang sa mamatay sila, ikaw lang ang minahal nila. Cindy, hindi totoo yan. Lahat inagaw mo sa akin. Walang nagmamahal sa akin dahil sa'yo. Kukunting mga lalaki nagkakagusto sa akin. Pag nakita ka, nakakalimutan na ako. Pero ngayon, hindi mo na ako maluloko. Dahil alam kong pinaperahan mo lang si Sir Ron. Hindi totoo yan. Mahal ko siya. Wala akong kwentang kapatid. Tumayo ka na. Iwanan mo na ako. Pampasira ka lang sa buhay ko. Umalis ka na! Tumitindi na ang tunggalian ni Kim at Cindy at hindi natutuwa si Kim tungkol dito. Hindi ka ba nasaktan sa pagkakahulog mo kanina? Gusto kong sundan si Cindy. Hayaan mo na lang muna siya. Nagpapano ko ba ito maaayos? Ayoko magkasira ulit kami magkapatid. Ganun naman talaga sa pamilya. Minsan, tatangbuhan. Pero mahalaga to sa akin. Siya lang yung nag-iisa kong kapatid. Siya lang yung natitira kong pamilya. Natatakot ako mawala pa siya sa akin. Nanayo ko mawala si Cindy sa akin. Resort. Ano ka ba, Cindy? Ang ganda na ng posisyon mo dito. Ang laki ng tiwala sa'yo ni Sir. Hindi ko alam kung makakatagal pa ako makita sila ni ate. Hindi mo ba kaya lampasan ang naramdaman mo para kay Sir? Ewan ko. Maganda ka, Cindy. Maraming iba dyan na pwede magkagusto sa'yo. Hindi. Hindi ako kagaya ni ate. Hindi ako yung pansinin. Hindi ako yung ligawin. Hindi ako maganda. Cindy, maganda ka. Maniwala ka. Tingnan mo ko. Maganda ka, Cindy. Maganda ka. Hey, this is my story. Okay, listen. Oh baby, there's something.
love, couldn't show you how I feel. Oh, stupid baby, my pride wouldn't let me be real. I'll just give you one more chance. Didn't know where you stand. Maganda ka, Cindy. Maraming iba dyan na pwede magkagusto sa'yo. Hindi. Hindi ako kagaya ni ate. Hindi ako yung pansinin. Hindi ako yung ligawin. Hindi ako maganda. Pansin kayo ako ni Sir Ron kung babaguhin ko ang ayos. Magpapagupit ka ba, Miss? Ha? Hindi. Tumitingin lang. Talo kong tama si Kiko. Huwag mo itago mukha mo. Tingnan mo ako. Maganda ka, Cindy. Maganda ka. Kaya mo ba akong pagandahin? Excuse me. Nakita mo si Cindy? Wala pa po, ma'am. Di ba po dumarating? Ako, saan na kaya yun? Ako bang hinahanap mo? Ba yan? Bakit? Mahirap bang paniwalaan? Sis, hindi. Ang ganda-ganda mo. Tawan mo ako. Huwag na huwag mo akong matatawag ng ganyan ulit. Dahil hindi na kita kapatid. Cindy? Magmula ngayon, hindi na tayo magkaano-ano. Sana man lang makapag-usap tayo na masinsina. Huwag na. Huli na yun. Wala na tayong dapat pag-usapan o ayusin pa. Kaya umalis ka na. Dahil sasayangin mo lang ang oras ko. Umiigting ang kompetisyon ni na Kim at Cindy, pero higit na naninibago si Kim sa ginagawa ng kanyang nakababatang kapatid.